ha? Yes, the testimony. Yes, salamat po. Pabilaya, Tabora, Carmen Plana, Cercano, San Francisco. Okay lang. Pero kailangan. Ito, ito, masaya maganda buhay. Yes, po. Ito, masaya na ako. Salamat po. Hindi, ito, masaya na ako. May madadaan ng taong bayan. Okay na ako dito. Alam nyo naman nangyari dito, di ba? Wala na madaanan. Eh, ito lang naman, pag-isun. Ako na nakikiusap sa inyo bilang alkalde ninyo. Opo, salamat po. Bigyan nyo lang ng daanan ng tao. May hanap buhay kayo dyan. Huwag lang yung main artery. Kasi maraming biyahe. Ilan taon po kayo nun? Ang asawa ko. Bakit ba nanonood ganyan lagi? Ilan taon kayo nun, Nay? Ilan taon ka na nagmamanicure dito? Ay, matagal na po. O, ngayon, nasutuwa ka ba na nadalaan na? Ay, siyempre po. O, tuloy naman ang hanap buhay nila. Nakuha na. Hindi ko naman inawat. Nakuha nila. Alam nyo, siyempre na yun ang hanap buhay nila. Hindi nyo naintindihan. O, nasa ano daw yan? Mas nagagayuin kayo ng tao. Oh, bingguan niyo. Oh, bingguan. Nakadadaan. Oh. Pag dinayo kayo ng tao. Ay, tanong niyo na para tawagan. Kunin niyo yung number ko, punta niyo dyan. Sa Santo Cristo, punta na kami dyan. Marami ang foot traffic. Mas marami Santo Cristo is Station 11, di ba? Baga sa Raffle Drop. Mas maraming pwedeng bumili. Alam niyo bakit yung sinaya ng mall? Alam niyo bakit yung sinaya? Para pumunta ang tao sa sinihan. At habang papunta siya, maglalakad siya sa hallway. O maraming bilahan. Pinabibilihan. O ganun din ang kalye. Kailangan maraming dumadaan para maraming bumibisit. Yes, how about it? Dumaan ang kago ng Manila. Sir, kamusta? Sir, maganda lang pa ma. Sir, kamusta, sir? Hindi na kayo natatamaan ng karatela. Hindi yung lalakad ka na kasalit ka sa kapatid. Salamat. Para nagdaan po inyong payo. Pogi talaga. Ito po ang aming general. Hello, ma'am. District Director.
kami ng Sister Mandaluyong lagi sa tumatawag. Hindi ko kakayanin mag-isa. Opo, dapat po talaga tulungan po natin siya. Opo, na maipaayos at lalong doon. Sige, anak. Sino vendor? Nasaan ka ba ilang vendor? Okay, mga vendor. Okay. O, deal tayo ha, ngayong araw na ito. Sanlaan tayo ng laway. Ha? Hindi, ibig sabihin, may sasabihin ako, may sasabihin din kayo, fix man tayo. Okay lang? Una, maraming salamat sa inyo. Opo. Maraming salamat sa inyo na kayo'y nakikiisa sa panawagan namin na ibalik ang kalsada sa taong bayan. Bilang mahirap din, inuunawa ko naman kayo na makapaghanap buhay naman. Tama? Gusto nyo bang maghanap buhay nang wala tayong piniperwisyong kapwa natin mahirap? Mas maganda ba yon? Mas maga ang isubo? Tama ba? Ibig sabihin, nandito si General Danao, ang kapulisan. Pwede kayo maghanap buhay sa Tabora, sa Ilaya, Carmen Planas, Elcano, Santo Cristo. Wala tayong masyadong problema doon. Kaya lamang, hindi naman common na kagawian na natin, yun na ang tama. Ang pakiusap ko lang, panatilihin nyo na ito. Hindi ko kaya ito ng 24 hours. Nanay nyo nga, hindi kayo mabantayan. Ako pa kaya. Tama ba? Okay lang ba sa inyo yun? Okay lang po. Mas magagapangan ka rito. Hindi ba, mas maraming dumadaan, mas maraming benta. Tama po yun. Tama? Makakapulot kayo ng customer sa dumadaan eh. Hindi ako na yun. O, ito naman regalo ko sa inyo. Magkano bayad nyo sa City Hall? Etnep? Hindi. Isang umaga, isang hapon, 40. Tama? Tama? Tako rin. 40. May resibo ba kayo nakukuha? Halo-halo sagot ha. Alam na this. Ah, alam na this. Ito naman ang regalo ko sa inyo. Mobile, makikita mo. Huwag kayong magbibigay sa barangay official. Yes. Bakit? Tingnan nyo, huhulaan. Saglit lang na yan. Huhulaan ko lang. Baka pwede na ako magtrabaho sa Quiapo. Huhulaan ko lang. Eh, mas malaki pa hinihingi sa inyo ng barangay kaysa binabayad nyo sa City Hall, di ba? Dito sa lugar na ito, hindi pwedeng maghari-harian ang barangay official. Pwede silang makisapi, pwede silang mag-cooperate, pwede silang mag-collaborate at obligasyon nila na ito ay maisaayos katulong ng siyudad ng Maynila. Naintindihan nyo? Kahapon, may nakalawit kaming dalawa sa Blooming Tree. Kolektor. Nalulungkot man ako, pero wala akong magagawa. Kasi inaapi nila, vendor. Hirap na nga vendor ngayon eh. Dahil sa disipline eh. Hahatawi mo pa. Parang hindi na yata makatwiran yun. Yun naman na rega. Ulitin ko ha. Tanod, inuutosan lang kayo ng chairman. Kagawad. Saka si ano, si Edith Cipati. Correct, ang galing mo. Nagatundo ka nga. Tigilan ninyo kolektahan ang mga vendor.
Hindi lawa yung sinabi kong poposasan ko kayo. Ako hindi nagsasalita rito ng walang basihan. At kayo mga vendor, alam ninyo sa inyong isipan, kahit hindi kayo sumagot, alam ninyo ang tunay na nangyayari. Tama, mali? Tama! O, dinahuli ko rin kayo. Sumagot pa rin kayo. Tiro pasok yun eh. Pero hindi. Yan ang bayaran nyo sa gobyerno. Ednep sa umaga, ednep sa hapon. Wala kay chairman. Wala kay kagawad. Wala kay tanod. Wala sa barangay. Pagka nahuli namin na kayo nagbigay at yung nahulihan namin doon sa tindahan na yun, o yun, mawawala na rin tindahan mo. Ibibigay ko sa iba. Ang dami nag-aabang doon sa rekto. Tama naman yun. Diba? O ngayon, sasabihin nila, ito yan ha, ito panakot niyan. May balik yan eh. Ah, ganon. Wala naman si mayor dito araw-araw eh. Tama? Tama. Kami kausap nyo araw-araw. Tama? Oh, subukan nyo lang. Tama? Yun ang mga salita niyan eh. Oh, palalayasin kayo. Tama? Subukan nila. Hindi na makita nila hinahanap ng sakit na katawan nila. Yes! Kaya po, gusto niyo ba akong magtagumpay na maayos sa Maynila? Opo naman! Tulungan nyo naman kami ni General Danao. Tulong kami. Tulungan nyo kami. Opo. Hindi namin kaya to. Nang kami-kami lang. Tanda ninyo, dito ako lumaki. Dito ako nagkabuhok. Sa baba. Pasilyo A, Pasilyo B, Pasilyo C, D, E, F, G. Nang Tabora. Sa Oblo. Oblo. Yan. Dito ako namamasura. Sa likod ng Divisoria Mall, sa dating Divisoria Market, may tambakan. Katabi ng Yelohan. Alimanguan. At Bagoongan. O doon ang tambak. O doon nakalatag yung karitong ko. Araw-araw ng buhay ko, nasa Ilaya ako. Ako ang kumukuha ng basura ng Jollibee Ilaya. So ang punto ko, kaya ko yung sinasabi sa inyo, hindi ako pwedeng tulongisin sa lugar ninyo na may mga api ng ibang tao sa lugar ninyo. Meron na kayong kakamping mayor. Yes! Pero magtatagumpay yung sinabi ko kapag nakiisa kayo sa pamahalang lungsod ng Maynila at sa Manila Police District. O, ngayon, pwede na ba natin kasunduan yon? Opo. Pexman? Opo. Promise? Pama. Nalaga ka na yung Diyos, Mayor. Eh, salamat naman. Salamat naman. Ito ay ang mali. Oh, yeah. Sige, o muli ha. Pakain naman kayo. And I hope he's watching. 150 pesos a day. Ang talagang bayad lang ng mga vendor kapag ka ito ay binigyan ng pagkakataon ng lokal na pamahalaan. Etneb lang sa umaga, etneb sa gabi. So takwarens lang yan araw-araw. Eh mas malaki pa sige lang barangay official kaysa sa city government. Hindi ba yun? Pakatwiran ba yun? Pangalawa, walang poder. Walang poder. Walang batas na nagsasabi pwedeng mangolekta ang barangay official. O yan ang basis naman ng pagkolekta ng siyudad ng Maynila. Eh batas yun. Poker's fee. Para sa ating mga ambulante. So, ang gusto ko, tulungan ako ng mga vendor na magpusang disiplina. Makararaan, ibabalik na natin ang talye sa taong bayan. Nakapaghahanap buhay sila. O bilang ganti naman ng pamahalang lungsod at ng MPD, katulong nila kami na proteksyonan sila sa mga tiwaling barangay official na umahataw kaliwat kanan. Anong barangay ito? Eh, maraming barangay ito eh. Hindi mo muna pero alam niya. Hindi mo muna mapakalalan. Manonood mamaya yun sa'yo. Hindi kasi, alam mo sa totoo, I'm really trying to be diplomatic. Ano pa ba naman parusin niyo sa akin? May... Ayoko nang hihiya eh, sa totoo lang. Ayoko rin nakakasakit ang damdamin niya. Kaya lang, hanggang saan ko ko uubusin yung pagmamalasakit, pagmamahal, pagunawa. Pero at least, maraming salamat sa inyo. You're interested into this. So we're sending our message.
Tigil na yun. Total eh, 6 na taon yun na napakinabangan, boundary na kayo eh. Di ba? Susunod yan, mangangampanya ako laban sa inyo. Personally, may halala ng barangay next year. Pag hindi kayo nakiisa, hindi kayo nagtino, ako mismo pupunta sa barangay ninyo. Doon sa kalaban nyo, hindi ko lang itataas ang kamay for picture taking. Mangangampanya pa ako laban sa inyo. Pag hindi kayo nagtino. Huwag na po, pakiusap lang po. Ako naman, huwag niyo wag. Maliliit. Paano mo natin? Nakainin at lagay sa bituka ninyo yung umiiyak na pera. Thank you, Mayor. Okay. Yeah, technically kasi we did that first day kasi ang gusto talaga din ni Mayor talaga is maayos at malinis ang ating kapaligiran. Because according to him, na kapag maayos at malinis talaga ang lungsod, kaakibat din ang pag-unlad yon. Mas maraming turista, mas marami yung mga mamamayan na pumupunta sa mga public places just like Divisoria, Blumentritt, Carriedo, or yung mga lugar na talaga naging congested na ng mga vendors, which is we really wanted to insinuate sa ating mga kababayan na dapat luwagan at bigyan lamang ng kalsada ang ating mga kababayan para at least mas maganda yung pagpunta na rin sa Maynila. Salamat po. Tsaka mabango talaga. Mabango talaga tayo. Opo. Agaling na rin po pala kayo ng Quiapo. Technically po, nalinis na po natin ang Carriedo ngayon. Nalinis na rin natin yung Plaza Miranda at ang palibot po ng ating Quiapo Church. Yung mga vendors na nandun sa mga gitna na ayos na rin po. Wala na rin po. So, yung ginawa, lagi natin sinapalo up para just for the awareness ng ating mga vendors na hindi na po sila bumalik doon sa kalsada. Ay, ganun. Para turista at para sa mga tao ang kalsada. Magkakaroon po tayo ng clean-up drive dito. So, ngayon nangyayari po ngayon? Opo, ngayon po. Pero nung before, bago mag-1 talaga nangyari po uli, di ba? Yes po. Pero ito po ay tuloy-tuloy po natin gagawin ito. At lilinisin natin ang mga kalsada. Ganun po. Salamat po sa pagpawanlak. Thank you po.
ano po? Malinis. Saka yung mga tao, nakikita ka agad, magbibesta. Opo. Mas gusto namin yung ganitong pagtitinda kasi malinis, maayos. Oo. Saka respetado bawat isa. Mm. Tsaka yung... Lahat magkakisa na ganyan na lang. Diba? Ganun nga din po yung nakikita namin. Kasi lahat sila makakadaan. Opo. Makakaano talaga. Saka maaliwalas tignan. Sa tingin, hindi na matatakot yung mga... Opo, yung mga mamimili. Opo. Saka kami. Pinariyam na ba kasi, relax na lang kami. Ano, Karyedo, yung pinakaano ng